Welcome back sa Pangkabuhayan TV. Sa video na to, pag-usapan natin ang tungkol po sa limit na mayroon kayo sa inyong GCash account. So, siguro maraming hindi pa alam kung paano malalaman natin ang ating monthly limit. Minsan kasi nagtataka tayo bakit agad-agad napuno or nasa isip natin na pwede pang pasukan ng funds ang ating GCash pero hindi na pwede. Baka hindi natin alam kung paano ba malalaman yung ating limit sa GCash. Considering na mayroon na kayong GCash account at verified ito, pag-login nyo po, punta lang kayo sa profile. Doon sa profile, makikita nyo po doon ang inyong profile limits. Yun yung correct term, profile limits or GCash limit. So, sa baba ng inyong pangalan, mayroon po dyan ang first na makikita nyo po. Bukod sa pangalan nyo sa taas ay yung profile limits. Pindutin nyo po yung profile limits. Pag na-open na po yun, ito po yung laman. So, your account is fully verified. Then, mayroon kayong wallet limit. Ang wallet limit, depende po, mayroon kasing mayroon kasing way para tumaas yung profile limit or wallet limit ninyo based doon sa required ni GCash. Ang sabi ni GCash, kapag nag-link ka ng bank account mo, it's either Union Bank or BPI, maaari kang magkaroon ng 500,000 na GCash limit or wallet limit. Pero kung wala kang ni-link ni isa, most of the time, 100,000 lang ang limit mo every month. So, pag na-reach mo na yung 100,000, hindi na yun mapapasukan. Or kung may magpadala sa'yo ng pera or send money, hindi na yun papasok sa account mo kasi nag-limit ka na. Mag-antay ka na naman ng first day of the month para mag-refresh or babalik na naman sa dati. Kung 100,000 ang iyong wallet limit, so babalik siya sa 100,000. And then, kung 500,000 naman, babalik siya sa 500,000. Kung mapapansin nyo, ang limit ko po dito ay 500,000 ang aking wallet limit. Pero ano yung daily outgoing limit na sinasabi dito? Bukod sa wallet limit, mayroon ding daily outgoing limit. So, ang daily outgoing limit, yun yung pwede mong ipalabas sa iyong GCash. Pwede kang mag-send ng money through Express Send na ang maximum lang ay 100,000. Kung mag-bank transfer ka din, ang maximum din ay 100,000. Pero combination ng send money at saka bank transfer, 100,000 lang talaga. So, ang pwede mo lang halimbawa nag-bank transfer ka ng 50,000. So, maaari ka pang mag-bank transfer ng another 50. Pero kung naka-bank transfer ka na ng 50,000, ang pwede mong gawin para mag-send money ay or ang pwede mo lang ma-send money ay 50,000. Basta combination 'yon, combination ng bank transfer at saka send money, dapat 100,000. Mamomonitor mo 'yan dito sa pangalawang bar. So may daily outgoing limit na 100,000. So kung nakapag bank transfer ka na ng 50,000, so ang magiging kulay ng half nito ay blue. So ang natira ay gray. So pag once na blue na lahat 'yan, hindi
ka na pwedeng magpalabas, mag-bank transfer, or mag-send money. Pero yung incoming, yung matatanggap mo na pera mula sa ibang users, ay wala pong limit in a single day. Basta hindi mo pa na-reach yung 500,000. Kaso lang, hindi mo na pwedeng maipalabas. Kailan mo ba uli pwedeng magamit yon? After 24 hours. Yung daily outgoing limit mo, pag na-reach mo yung 100,000, saka mo siya magagamit uli after 24 hours. Ang reset nito or refresh nito ay 12 midnight. Halimbawa, alas 5 ng hapon, na-reach mo na yung 100,000 na outgoing limit. So, mag-antay ka ng 12 midnight para magamit mo siya uli. Oo. Ang iyong wallet limit ay patuloyang makakatanggap ng funds until ma-reach mo yung 500,000. Pero kung na-reach mo na yung 500,000, hindi na pwedeng pasukan ng any amount. Mag-antay ka na naman ng first day of the month. First day of the month, saka mag-refresh ito at babalik na naman siya ng 500,000. So, actually, dati, wala pa tong profile limits na feature ni GCash. Hirap na hirap po kami i-determine kung magkano na ba ang napasok at magkano na ba ang palabas namin. So, manually namin ginagawa yun. Pero ngayon, thankful tayo dahil si GCash po ay humanap talaga ng paraan para tayo ay matulungan na hindi mahihirapan pagdating doon sa wallet limit at daily at outgoing limit. Yung wallet limit at saka monthly incoming limit ay pareho lang yan. Pareho lang yan siya. Ang iba lang dyan yung daily outgoing limit. Sana may natutunan kayo sa video na to at kung nagustuhan nyo po, paki-like and share para maraming makakaalam. And then, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pangkabuhayan TV at i-hit ang aming notification bell para palagi kayong updated ng mga bago naming guide, review, or kahit anong upload dito regarding po sa mga pangkabuhayan natin. So, maraming salamat po at shout out sa lahat ng mga viewers at subscribers ko. At kung gusto nyo pong sumuporta sa Pangkabuhayan TV, pwede din kayong mag-member. Maraming salamat po. See you on our next video. Paalam.